So this is my first time doing this drawer slider cabinet. Yan, or drawer slider. Yan yung gamitin natin na slider. So ayan yung slider na ginagamit ko. Very common na makita sa mga stores. Very affordable, very cheap na slider. Pero sa tingin ko naman is matibay siya. So first time ko itong gagamitin. First time kong gagawin sa project na to. I just learned this from watching YouTube videos to other YouTube channels na gumagawa ng kahit ano. Ayan, so yan yung ginawa ko kahapon sa project na to. So naisipan kong i-vlog yung second na drawer na gawin ko sa itaas. So dalawang magkabilaan yan. Yan yung dapat gamitin, yung barley bell, para ma-achieve natin yung straight na sliding mechanism. Yan. So kailangan natin guhitan, gamit tayo ng ball pen o lapis. Actually madali lang siyang gawin, kailangan mo lang pag-isipan yung mga steps na before gagawin mo is pag-isipan, kailangan mag-study ng mga books. Actually na tinitan ko lang sa mga YouTube videos as what I have mentioned earlier. Ayan, so ginawa ko dito is pinatong ko na yung barley bell at ginuhitan ko yung mga para sa ano, para sa screw, para ma-screw ko na kaagad para hindi na siya maging movable. Ayan, so fix na siya. Ayan, kailangan natin i-check ulit sa level niya if it's already ano, so i-finish na lahat ng mga screws. Ayan, para ano na, para sa kabilang side na naman. So kung ano, if you're wondering kung ba't natatanggal to, talagang matatanggal yung ano, yung last segment portion ng slider. Meron yung parang ano dyan sa parang ano, parang switch sa last slider na i-push mo lang tapos matanggal yung last ano segment. Dito ay makikita nyo yung mga cuttings ko. Yan yung ginagamit ko na cutter sa ating plywood. Actually malaking ano talaga, malaking tulong talaga ng ganito na mga instruments or mga gamit sa ano, para madali lang yung pag-cut natin ng mga plywood, hindi tayo mahirapan. And yan, so walang kahirap-hirap. And pero dapat is kailangan din na handle with care, or dapat ano ka, careful ka talaga para walang dudugo. Yan. So kailangan natin ng ano sa ilalim, parang patungan. So may pinapatong-patong ako na yung mga naputol ko sa mga parts ng plywood, tapos pinatungan ko naman. Yan. Ang reason na bakit tayo may plywood na dapat patungan ay para hindi tayo mahirapan. Lagay mo lang, ipatong mo lang din yan, at na level ko na yan, very perfectly horizontally leveled. Ayun. Mag-screw na naman ulit tayo. Yung technique ko sa pag-screw, butasan ko muna yung pinakamaliit na drill bit, yung 1/8. Ayan, so yung isang side is na-screw ko na. So dito na sa kabilang side, para perfect yung measurement niya is linyahan ko na lang. And then ang gagawin ko dyan sa line is mag-cut na naman ako dyan using my yung kanina na circular saw ata, yan na
makina di kuryente. Yan, so nakat ko na yan at then na-screw ko na. The next natin gagawin is mag-screw tayo sa magkabilaan, yung sa slider na naman. So kailangan yung slider natin is hindi susobra sa kanyang doon sa mga sa gilid, no. Hindi susobra na make sure na talagang nasa edge lang or nasa tip lang. Yan, so i-screw na natin magkabilaan. So very easy lang, very basic. Actually, first time ko itong ginawa, inisip ko na, before ko itong ginawa, inisip ko na kaya ko bang gawin to. Dahil sa matinding pag-iisip ko is talagang ginawa ko na. At yun nga at nakayanan. Yung nagawa ko sa baba and then ito sa itaas naman. So yung cover niya, kailangan natin din na the last na ginawa para talagang mag-fit siya sa yung opening. Ayan. So, kung napansin nyo, hindi pa nakapintura yan, pero ayan, pipinturahan yan mamaya. Pwede naman sa panghuli na lang yung pintura. Yan yung ginagawa ko, na hulihan na yung pintura. I-fix mo natin na makabuo na tayo ng ano, mag-slide na siya. Yan. So fix na. So very very easy lang. Sobrang dali. Different technique tong ginawa ko, hindi ko pa to nakikita sa mga other videos. Kasi yung iba, talagang gagawin nila buong ano talaga eh, yung buong cabinet or aparador bang tawag dyan na ilagay sa ilalim. Yung sa akin, ibang technique. Yung division ng plywood, ayan, pinunturahan na sa huli ang pinto, ang pagpipintura. So as what I am saying, as what I'm discussing, yung division ng plywood is nagkano lang ako, gumamit ako ng yung mga angle, wall angle ba yung tawag doon, ng mga mga metal. Tapos yun lang naka-fix sa nagbarina ako sa tiles, tapos sa iba, sa itaas din para ma-fix yung yung division niya. So iba yung ginawa ko dito, iba yung techniques. Yan, may ginamit din ako na putty pang batak sa sa kahoy. Nabili ko to sa DIY, Mr. DIY ng mga stores. Nasa 70 pesos yung halaga nito. Hindi masyadong marami. Dalawa na yung naubos ko nito, pero maganda yung klase niyan, talagang very hard pag nag-ano na siya, pag nag-dry na siya, talagang hindi mabibiak or hindi mag-crack. So magandang gamitin pang batak para magkaroon tayo ng smooth finish na na wood na hindi makita yung mga grains. Ayan. So pintura, tapos yan. Usually una yung pintura ko yung tapos ginamit ko yung batak, tapos yung pintura naman, tapos liha. Yan lang yung hanggang ma-achieve mo yung very shiny na. So yan, tapos na po.